Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan ng saunang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Tumingin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutuin ang itala at ang kaayayang lira. Paninyo ang trumpeta, kaya Panginoon dinggin ang landas ni tahakin, habang buhay ay purihin kagandang loob niya sa atin. Ng Panginoon umawit kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, ipanang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Hesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon, ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksi ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Tugon, ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tugon, ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihi. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Tugon, ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo ang lahat. Alleluia, we call you, O nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautosan, "Guru, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautosan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin. Ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 28th linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po sa pagpapatuloy ng pakikiharap ni Jesus sa mga Pariseo matapos na siya po ay pansinin tungkol sa hindi paghuhugas ng kamay, ay kanya naman pong pinaalalahanan itong mga Pariseo tungkol po sa kanilang nagiging pag-uugali. Ito po ay patungkol sa mga tao na pinagkatiwalaan, na mamahala sa templo, mamahala tungkol sa pagtuturo ng kautusan ng Diyos, mamahala sa mga tao, lalong-lalo na ang mga taong may hirap na nangangailangan ng tulong. Hindi pwedeng maiwan lamang sa pagpapatupad ng batas, pagpapapasan. Sinasabi nga, pagpapapasan sa mga tao ng mga mabibigat na dapat sinusunod pero nakakaligtaan nilang na mismo rin sila ay hindi sumusunod. So ito ay tahasan na kinukutya ng Panginoon, kumbaga tinututulan at hindi kinakatuwa ng Panginoon ang mga ganitong pag-uugali ng mismong mga taong dapat na unang-unang kinakikitaan ng halimbawa. Kaya nga po, no, maganda rin na sa atin, mapagnilayan din natin, tayo ba, kami ba mga pari, kamusta ba yung aming mga pagsasatupad ng aming mga tungkulin, ng aming mga misyon, no? Gaya na misa, no? Una, siyempre, pangalagaan ng simbahan. And misa, may naririnig kayong mga gawain, mga fundraising, at kung ano-ano pang mga gawain. Sabi naman dito, no, hindi naman masama yun, pero kung ito ay laging nagiging pabigat sa mga tao, eh baka naiiba na yung aming direksyon. Merong yung katotohanan na may mga kasama tayo sa simbahan na nagagamit ang simbahan, nagagamit ang relihiyon, nagagamit ang pagpapapuri sa Diyos para lamang kumita sa pansarili. Kaya kumbaga para kay Kristo, no? Nakaka-disappoint ito para sa mga taong simbahan, sa mga taong gumagamit ng pangalan ng Diyos, gumagamit ng pangalan ng simbahan para lamang kumita. Hindi ito kaaya-aya sa harapan ng Panginoon at hindi ito makakabuti rin sa kalagayan natin. Kaya nga sabi ni Jesus, kawawa kayo. Kawawa kayo. Matindi nga yung isang ginamit para kayong mga libingan na mapuputi sa labas pero sa loob nabubulok.
hindi tayo pwedeng maging pakitang tao o panlabas lang ang ating maging mga pinagkakaabalahan. Kailangan din nating lalong-lalo na suriin ang ating mga sarili, ang ating mga kalooban. Kasi walang makakaligtas sa mata ng Diyos sa ating pong mga hangarin sa buhay. Responsibilidad ng isang pari na pangalagaan ang simbahan kung saan natitipon at nagtitipon ng mga tao para turuan, para gabayan at pananagutan niya kung makakalimutan at makakaligtaan din ang pangangailangan ng mga nangangailangan ng tulong. Kaya patuloy nawa natin na ipagdasal ang mga taong simbahan, lalong-lalo na sa pangunguna ng mga pari, ating obispo, upang sila po ay talagang hindi maligaw dahil lamang sa katanyagan, dahil lamang sa pera, dahil lamang sa kapangyarihan. Amen. Nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan. Umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan, ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agar ang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Huwag siyo po ang lahat. Alay namin, kami
taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kataasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kataasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa mamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagdisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Alberto at Aurelio na tinawag mo mula sa daigdig na ito.
Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang manahin sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawa't dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Tanda ng kanyang kaharian.